Ito pala yung problema niya. Vertical section, meron siyang guhit na horizontal. So, ito yung hahanapin natin. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Bali, meron na naman tayong gagawin ngayon na isang TV. Bali, CRT siya. Syntax, yung kanyang brand. So, ang trouble nito, wala siyang display. Pero may power naman siya. So, ayan. Sinaksak natin, tapos power on natin. So, pag pinower on mo siyang ganyan, wala kang makikita. Pero ramdam mo na meron siyang oscillation. So mararamdaman mo yung oscillation niya. So kasi parang pumipitik yung ano niya, yung screen. Pero wala siyang display. So ayan, kahit pindutin natin yung mga channel niya, walang lumalabas sa kanya. So ang gawin natin, bali tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. Pwede kasing wala siyang heater, pwedeng walang supply yung G2 niya o yung kanyang screen. Pwedeng sira yung kanyang ABL, kaya wala siyang display. So ayan, baklasin muna natin. Ayan, tanggalin natin yung kanyang cover. Ayan. Bali, kung bago nga pala kayo sa aking channel at napadaan lang kayo, please naman, pa-subscribe naman yung channel ko at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video ng i-upload ko. At share nyo na rin sa iba para magkaroon din ng idea sa pagre-repair yung ng mga ganitong bagay. At ganun din po, kung gusto nyo makita yung channel ko sa Facebook, i-search nyo lang yung Mandy Imperial Sapanta at makikita nyo na yung mga video natin doon na in-upload natin doon. At ganun din sa YouTube. So search nyo lang Mandy Imperial Sapanta. So ayan, nabuksan na natin. Bali, meron naman siyang heater nung tinignan ko, tapos wala siyang display. So ang gawin natin, saksak natin, tapos pihitin natin yung kanyang screen doon sa kanyang flyback. So ayan, pinihit natin yung screen doon sa kanyang flyback. Ayan yung lumabas sa kanya, ayan yung trouble niya. Bali ano siya, horizontal line. So ibig sabihin vertical yung ating problema. So ibig sabihin ang nagkaroon ng problema sa kanya ay yung pwede yung kanyang IC, pwede rin yung supply, wala siyang supply, pwede rin namang galing din yan sa'yo, pwede rin na ang problema ay yung kanyang jungle IC. So pwede rin naman yung mga linya papunta sa jungle IC, papuntang yoke, o kaya papunta naman doon sa kanyang vertical. So ayan, bali tanggalin lang natin yung mga connection. Bali itong TV nito, yung mga ganitong TV, bali China TV ganito. Bali Syntax yung kanyang brand, China TV. So, kalimitang problema ng mga ganitong TV ay yung pag hindi yung kulay, nagkakaroon siya ng mga horizontal lines o yung kanyang vertical vertical section yung nagkakaroon ng problema. So, minsan naman, mataas palagi yung kanyang voltahe. So, ayan, bali mag-voltage checking muna tayo. Bali, check muna natin yung kanyang B+. Tingnan natin kung tama ba yung voltahe niya. So, ayan, check natin yung B+. Tingnan natin. So, ayan, bali, meron naman siyang 107. So, ang B+ nito, maabot lang siya ng mga hanggang 110. So, 107, pasok pa rin yan. So, tapos, tingnan natin yung kanyang 180. Ayan, meron naman siya. Bali, 187. Pasok pa rin yan. Tapos, yung kanyang supply sa vertical.
So, meron siyang supply. So, ayan. Pero yung ano niya, yung output, wala siyang output. Tapos, check natin yung kanyang tuner. Tingnan natin. Check natin yung supply ng tuner. Bali 30 volts yan, 31 volts. So, ayan, meron naman siya. Tapos baklasin muna natin yung ano. Tapos jungle naman, meron naman siya 5 volts. So, tapos ayan, 11 volts. Okay naman siya. Tapos, ang problema natin, yung kanyang vertical IC, may supply na pumapasok sa kanya, pero wala siyang output. So, ibig sabihin, sira itong ating vertical IC. So, ayan. Bali, baklasin muna natin para hanap tayo ng kapalit. LA7840 yung ano nito. Yung number ng ating ano, ng ating IC. So, pare-pareho lang naman yan sa China TV. So, ayan. Bali, baklasin muna natin. Tapos, palitan natin ng kapareho lang niya. Tapos, pag nabaklas natin, bali, tingnan ulit natin. Bali, power on natin. Tapos, check natin kung okay na ba siya. Kung wala pa rin, bali, tingnan natin yung kanyang, yung bye-bye natin, yung supply sa kanya, yung linya papunta doon sa kanyang jungle IC at yung linya din niya papunta doon sa kanyang yoke. So, pag nagkaroon din kasi ng connection niya, ng last connection, sira yan. O yan, ito yung sirang IC. Bali, palitan natin yan, itong IC na ito. So, parehas lang din yan. So, ito yung bunot lang din natin yan sa ibang board, pero pwede pa naman yan. So, check natin. So, kapag ganun din siya, wala ring supply, malamang sira din yan. Pero, check natin yan. Ito yung malalaman natin yan kapag naikabit na natin. So, ayan. Bali, maraming salamat sa mga sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, at maraming salamat din sa walang sawang panunood, at sana'y nagugustuhan nyo yung mga video na ginagawa natin. At kung gusto nyo, mag-suggest po kayo, comment po kayo dyan sa baba para mabasa ko yung mga suggestion nyo kung anong mga video ang gusto nyo mapanood, at makagawa tayo ng video na gusto nyo na makakatulong sa iba at makakatulong din po sa inyo. So, ayan. Bali, check natin kung okay na siya. Bali, plug in natin. Tapos, tingnan natin kung okay siya. So, ayan. Bali, wala pa rin siya. Wala pa rin siyang display. So, ibig sabihin, hindi lang doon yung kanyang problema. So, malamang dito lang din yan. Ayan. Bali, ang gawin natin, check muna natin yung yoke. Malamang loose connection yan. Tingnan natin yung ano niya. Yung windings ng ating yoke para malaman natin kung doon yung problema niya. So, baklasin lang natin yung yoke. Tapos, tingnan natin. Malamang may lost connection to. Ayan. So, ayan ang itim ng ano niya. Ang itim ng mga wiring niya, parang nasunog na. Bali, ang gawin natin, ayusin lang natin yung connection.
So, ayan. Hali, tanggalin muna natin yung mga wire nito, yung connection niya. Napunta doon sa board. Tapos, baklasin natin yung ano niya, yung windings niya. Tingnan natin kung ano nangyari sa mga wire niya. So, tapos, ibabalik din natin para ma-check natin kung okay na siya. So, dito lang naman yung mga section na pwedeng pagmulan ng sira niya. Pwedeng pagmulan niyan yung yung ating vertical, vertical IC. Pwede rin yung connection papunta doon sa kanyang jungle IC. So, ayan. Ayan, natanggal na natin yung iba. Tapos, tanggalin natin yung ano niya. Tanggalin natin sa kaha. Ayan. So, sana ay makapalo din kayo sa Facebook. At kung YouTube naman yung gamit nyo, ganun din, makikita nyo yung link doon sa baba ng video natin, yung link sa YouTube, ay yung link sa Facebook, at yung link doon sa ating YouTube. So, andun din yung mga ginagawa nating video. So, ayan. Bali, maitim siya, pero yung tanggalin natin, okay naman siya, wala naman ako makitang putol. Malamang dito yan sa ano, yung pagkakahinang doon sa kanyang mga terminal. So, check natin. So, ayan, okay naman siya. Buo yung kanyang connection. O yung magkaabilang dulo, ibig sabihin, okay yan. So, itong isa, tingnan natin. Ayan, okay pa rin siya. So, dahil okay naman siya, ibabalik natin yan. Malamang yung ang nagka-problema dyan, yung connection dito sa mga wire, papunta dito sa yoke. So, ayan. Kasi may mga hinang yan dyan, na kapag hindi maayos yung pagkakahinang, hindi rin maayos yung connection o yung dropping ng kuryente sa kanya. So, ayan. Ikabit lang natin na maayos. Tapos, lagyan natin ng lock. Ayan, tapos ikabit na ulit natin. So, ayan, may mga lock yan. Ikabit lang natin yung mga lock niya. So, ayan. At yung mga bago nga pala sa YouTube natin, sa channel natin, napadaan lang kayo, pa-subscribe naman po yung channel natin at pahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na upload natin. At share nyo na rin po sa iba para magkaroon din po ng idea yung ibang mga baguhan sa mga ganito. So, ayan. At kung nasa Facebook po kayo, search nyo lang po yung Mandy Imperial Zapanta at makikita nyo na po yung mga video na ina-upload natin sa YouTube at ganoon din po sa Facebook. At kung nasa Facebook naman po kayo, i-search nyo lang din po yung akong sa YouTube, makikita rin po nyo yung mga video natin. Basta i-search nyo lang po yung Mandy Imperial Zapanta at lalabas na po yung mga video natin. So, ayan. Bali, kabit na natin. Bali, ayusin lang natin yung kabit doon sa kanyang tube. Tapos, testingin natin. So, ayan. Kabit lang natin yung kanyang pyesa na binaklas natin. So, ayan. Kapitan lang natin ang screw, yung tornilyo niya. Tapos, check ulit tayo ng multahe. Ikabit lang natin tong ating CRT board. So, ayan, pagkakabit natin, bali, magche-check ulit tayo ng voltahe. Papunta dito sa kanyang yoke at papunta doon sa kanyang tuner o kaya doon sa kanyang jungle. So, ayan, tanggalin na natin mga connection.
Ayan. Tapos, tingnan natin yung continuity doon sa kanyang board. Papunta doon sa kanyang papunta doon sa kanyang yoke. Ayan, i-test lang natin. Gamit tayo ng tester. Testerin lang natin kung okay ba yung kanyang continuity. So, ayan. Meron naman siya. Bali, okay na yung sa yoke natin. Ayan. Tapos, check natin yung voltahe doon sa kanyang yoke. Ayan. Check natin. Dapat meron siyang 12 volts. So, ayan. Meron. Sa kabila. 108. Sa kabila. Ayan. Meron din. Meron siyang 12 volts. So, ibig sabihin, okay na yan. So, ayan. Meron din siyang 18 sa kabila. Tapos, check natin yung 5 volts ng tuner. Kung meron siya. So, check natin. Ayan. Meron naman siya. Tapos, yung kanyang 4 volts. So, ayan. Meron siya. So, bali, okay na siya. So, check lang natin dito. Baka meron pang walang supply. So, meron naman siya sa kanyang IC. Ayan, meron na siya. May display na. So, ayan, may raster na siya. So, bali doon lang pala siya nagkaroon ng problema doon sa kanyang yoke. Saka yung kanyang vertical IC. So, kanina wala siyang supply. Tapos, loss connection naman doon sa kanyang yoke. So, ayan. Bali, testingin lang natin. Buksan natin. Lagyan natin ng video para malaman natin kung okay na ba siya. So, ayan. I-power on lang natin. So, ayan. Okay na siya. So, malinaw pa naman. So, maraming salamat sa inyong panonood, mga kaibigan. At sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, i-subscribe nyo naman yung channel ko at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video nga upload ko. At yun lang po. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel natin. At kita-kits ulit tayo sa mga susunod na video na gagawin natin. Alam po at maraming salamat.